Hi guys, good morning. Ito yung aming room ng sister ko dito sa aming province. So inayos ko lang guys. Ayan na. Kasi yan lang ang pwede guys. Yan ganyang ayos ng higaan. Ito yung higaan ko. Kasi yan ang higaan ng sister ko. Kasi ayaw namin magtabi. Ayaw kong may katabi kasi baka magkasikuhan kami, matamaan yung ating dede, ganon. So, naghiwalay, gumawa kami ng paraan. Ako gumawa ng paraan, di alam ng sister ko kung anong ginagawa ko sa room. Pero, itong ginawa ko, eto, pinasok ko yung katre, yung lumang katre namin. Itong katre na to, galing to sa dito sa room na to. Hello! Eh nga pala, yan yung aming lumang antique na cabinet yan. Panahon pa ni Mahoma, panahon ni Lola. So, yan ang aming ginagamit ngayon. Although, medyo hindi maganda yung salamin kasi parang patong-patong. Kasi hindi siya magandang salamin. Pero antique yan guys. Ito ang bahay namin guys. Dito, ang laki ng i-repair. Kasi tingnan nyo yung mga ceiling o butas-butas sa kaluma, guys. So, balik tayo sa dito nang galing yung katre. So, wala na yung katre guys dito. Kinuha ko. Tapos, ginawa na lang namin sampayan. Yung sampayan ng mga naisuot na pinagpawisan, sinasampay namin dito para siya matuyo. So, yung mga namin, towel namin, dyan yung mga ginamit namin towel. So, wala na siyang laman. Very clear. Mayroon isang gamit dito si Daddy. Gamit ni Daddy yan. Hindi na namin pinakialam. So, yung mga sahig dito, guys, medyo talaga sira-sira na. Yun, may butas na. Pero yung bintana, okay naman ang bintana. Malinis. Kalilinis ko lang kahapon yan. Look at the ceiling guys, butas-butas. So, kailangan talaga i-repair itong palitan, yung mga kahoy at saka yung mga kisame dapat palitan. Pero okay naman yung ilaw dito guys, may ilaw eh. Ayun, tas yung first room, ito ginawa namin ng sampayan naman, yung mga bagong laba. Ito yung katre niya. So bawat room may katre. Yan. Ito yung room noong panahon nila mami. Yan. Kasi sila, apat na sila magkakapatid. Ito yung room nila. Tapos nung nagkanya-kanya na sila ng pamilya, kami na nagro-room dito. Dito yung dito kami dalawa ng sister ko. Tapos dito si kuya. Tapos dito yung, ito yung master bed. Ito yung master bedroom guys. Dito sina mami at daddy noon. Since wala na si daddy, tapos si mami nasa baba dahil bedridden, kami na ang dito na kami magkasama kami ng sister ko. Yan, iyan ang room namin. So nakita ninyo yung bintana na yan. Ikot-ikot din yan guys. Ganito lang din yan, ganyan. Ganyan o ganyan. Katulad sa baba yung bintana. Uso dito ng ganitong bintana. Ikot-ikot. Tingnan nyo naman yung ang tibay nito. Kahit na ilang bagyo na lumindol na hindi ito natinag guys, itong taas namin hindi talaga siya nabagsak. Ang bumagsak yung nasa baba, yung bagong gawa. Ayan. Tas dito sa yung bintana, ayan makikita yung simbahan. So nagmamas ngayon guys, yan ang simbahan ngayon. Tapos dito, yan sa kapitbahay namin, ayan yung mga kapitbahay namin. Ayan. Tapos meron kaming maliit na altar. Yan. Diyan kami nagpipray. Yan. Tapos dito sa labas, pag namimintana ka, oh my God. Guys, napakalamig dito pag gabi. Sa araw, mainit. Oo. Pagdating ng gabi, grabe. Hindi ka magkumot talaga, magtalukbong. Dahil sa mga puno. Ayan. Namimintana ako. Ayan. Sa baba. Ayan. Kapitbahay namin. Ayun, kapitbahay namin. Tapos, yan yung mga puno, Mangga. Mangga yan, guys. Puro mangga. May avocado pa nga. Mayroong langka doon. Okay, tayo. Tapos, ayun, mayroong may patukaan ng itik. Ayan. Tubig ng itik. Ito,
doon. So, yan. Ito dito naman, sa gilid. Yan. Napapaligiran kami ng mga puno talaga, guys. Ayan, oh. Kaya super lamig, guys. Kahit ngayong umaga, ang lamig. Akala parang ka nasa Baguio. Pero pagdating ng araw, pag maaraw na, araw, super init. Alam niyo kung bakit? Kasi yung singaw ng dagat, malapit lang kami sa dagat. Ito yung simbahan, guys. Yung likod ng simbahan, doon sa pababa, dagat na yan. So, dito tayo, balik tayo sa room. Ayan. Ayan yung aking maleta. Andyan pa yung ibang kong gamit kasi walang mag-cabinet, guys. Pagtsasagaan ko na kailang baka masira itong maleta pag lagi yan ginagamit ko. So, kita nyo naman, ah, di ba, ang ayos ng ano namin, ang ayos ng aming kama. Meron doong ano, may table sa corner, mga pampaganda ng kapatid ko. Sa akin, andyan yung charging area dito. Tapos meron akong radyo dyan. Kasi ito yung gamit ko. Dito na lang sinasabit ko yung mga gamit ko. Pag binubuksan mo naman, ito, sinasara ko lang kasi nakikita kami doon. Oh. Ayan, may naglalaro. Oh. Ayan yung tennis court. May naglalaro. Kaya sinasara namin itong bintana para hindi kami makita dito pag nagbibihis. Pero lahat yan, malinis na yung bintana. Nalinis ko na yan. Tapos ito naman yung cabinet ko. Walang pintuan. Walang pintuan yung cabinet ko, guys. Ayan, oh. Yan, dyan. Yan lang yung cabinet ko. Yan yung bag ko. Towel ko. Yan, lahat naka-hanger yan. Wala siyang pintuan. Nasira yung pintuan, guys. Nasira yung pintuan. Pero hayaan nyo. Pinapagpagpag ko na nga lang yun para hindi maalikabukan. Tsaka lahat naman yan, nasusuot ko lagi. Kaya, okay lang yan. Yan. Tapos dito sa, ito yung sinasabi kong hallway na laging naka may ilaw. Ayan, patay na natin yung ilaw. Ayan, so ito yung ano. Tapos pag labas mo ng ano, ayun malaking cross. Hindi pa yan tapos kasi ayusin ko pa yung malaking rosary. Ayan, pag labas mo dito, ayun ang sa baba, guys, yung kusina. Eka nga, mula pala magbubukas ako ng bintana. Buksan ko lang itong bintana, guys. Dito yun, eh. Ayan, guys. Pagbukas mo ng bintana, guys, yan ang mabubungaran mo yung simbahan namin. Ayan, tapos yung mga nagtitennis. Diba? Tapos yung hagdanan pababa. Ayun. So yun lang masasabi ko, maishishare ko sa inyo dito sa aming ancestor house dito sa Maribohok, Bohol. Thank you for watching, guys. Bye bye.